look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow in the light of his glory and grace. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory, in the light of his glory, in the light of his glory and grace. His glory. Good morning everyone. Welcome po sa atin po na namang araw ng pagsamba. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church. At salamat sa Panginoon sa minsan pa'y pagkakataong tayo po'y magkasama-sama at magpuri sa ating Panginoon. May I invite all of you to please stand and let us start with the reading of our call to worship. It is found on Romans chapter 12 verses 1 to 2. Ganito ang sinasabi. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Let us recite the affirmation of faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven.
He is seated at the right hand of the Father, and He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, as a church, we come to you humbling ourselves before you. Lumalapit kami ng may kapakumbabaan, lumalapit po kami ng may pusong may desire na sa iyo ay magpalinis at humingi ng tawad. Gawin mo kaming karapat-dapat ngayon na tumawag sa iyo ng Ama. Panginoon, may you grant us the confidence to come and approach your throne. Bigyan mo kami ng confidence. Lumalapit po kami, Panginoon, inaalala ang mga bagay na nagawa namin kahapon. Ngayon, lumalapit kami na hinihingi ang iyong kapatawaran, ang iyong paglilinis. Hipuin mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid saan mang silang lugar naroroon ngayon. Sa kanilang mga tahanan, dalawin mo sila at lagi mo pong ipadama ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkalinga. Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. Sa kalagayan ng aming mga buhay ngayon na punong-puno po ito ng uncertainties, maaaring magdala ito ng takot sa aming mga buhay. Pero Panginoon, lumalapit kami sa iyo, humihingi ng iyong tibay ng pag-ibig at pananampalataya na ilagay sa aming mga puso upang kami magtiwala na you are still in control. Samahan mo po ang pangangailangan sa buhay ng aking mga kapatid, ang pang-araw-araw na katugunan sa kanilang pangangailangan. Samahan mo po ang kanilang mga buhay, lalo na po yung mga nangangailangan ng iyong kagalingan. Hipuin mo po ang mga nasa karamdaman. Magbigay ka po ng pagpapanibagong lakas. Magbigay ka rin po, Panginoon, ng mahusay na kaisipan at ang amin pong emotional stability. Ikaw lang po yung pwede naming lapitan sa mga ganitong uri ng mga suliranin namin sa buhay sapagkat alam namin na ikay mahabagin at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Samahan mo po ang aking mga kapatid, Panginoon, anumang mga pinagdadaanan namin sa buhay, sa iyong mga kamay po namin ito, ipinagkakatiwala. We are also praying for all the churches of Unida here in Canada. Inaalala namin ang aming mga kapatiran sa buong Canada at sa mga kapatiran sa Pilipinas na naaabot po ng amin pong broadcast na ito. Samahan mo po sila sa kanilang mga pamumuhay sa araw-araw. Tumugon ka po, Panginoon, sa kanilang mga pagdaing. Again, wala kaming kapangyarihang pumilipit ng iyong mga kamay para pasunurin ka sa aming gusto. Ang amin pong hinihingi, Panginoon, ay ang pagtupad mo sa iyong kalooban para sa aming mga buhay. And we will choose to believe and have faith in you. Hipuin mo po ang aming mga kapatiran, kamanggagawa sa dako po ng Grand Prairie, mga kapatiran namin sa dako po ng Fox Creek, ng Edmonton, ng Leduc, ng Calgary, ng East Winnipeg, ng Yorkton, at ng mga kapatiran po dito po sa Winnipeg, Unida. Alam mo, Panginoon, ang mga kalagayan ng bawat isa, we are praying for the Unida Christian Church of Canada, yung kanyang board at ang kanyang chairman, ang lahat ng mga pastor at ang mga kamanggagawa, ang bawat tahanang sumasama sa aming nananambahan ngayon. Panginoon, katagpuin mo po sila. At sa iyo po kami umaasa na dahil ikaw ang nakikinig sa aming mga dalangin, meron na po itong nakahandang sagot na galing sa iyo. Ito po ang aming pananampalataya. Ito po rin ang aming samo. Ito ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.
Maaari po bang samahan ninyo ako sa talatang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga at sa akin pong pagbasa, sabayan niyo po ako nito. Ito po'y matatagpuan in the book of Exodus chapter 14 verses 10 to 16. Pinamagatan po natin ang atin pong pag-aaral at ang ating pag-aaralan ngayong umaga, Face Your Fears. Exodus 14:10 to 16. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone? Let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Realize or raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground." Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Face your fears. Lahat po ng tao ay may kinatatakutan. Kayo, ako, ang bawat isa sa atin. Iba-iba lang po siguro ng level. Magkakaiba ng antas ng pagkatakot. Yun pong aking bunso na si Ru, alam ko po ang isa sa kanyang kinatatakutan ay yung heights. Meron po siyang fear of heights. Hindi ko po tiyak magpahanggang ngayon kung na-conquer na ito ng aking bunso. Pero na-discover ko po ito nang one time, meron pong isang lugar dito sa Winnipeg, yung The Forks, meron po yung viewing deck. At dun po sa viewing deck ng The Forks, kailangan mong mag-elevator. It so happened na nung pumunta kami doon, yung elevator is not working. Or was not working. So we decided to climb the stairs. At ito po, kung di ako nagkakamali, ay apat o hanggang limang palapag. Mataas po yun eh. Viewing deck nga po. At doon sa lugar na yon, makikita nyo halos yung view ng entire Winnipeg area. Pero alam nyo po, nakakaunang palapag pa lang kami, nanginig na yung aking bunso. At ang sabi niya, hindi niya kaya. Takot na takot siya. That was the only time we discovered na meron siyang fear of heights. At alam niyo po mga kapatid, hanggang ngayon, yung aking bunso, hindi pa ho nakakaakyat doon sa viewing deck ng The Forks. So marami pong mga bagay na hindi natin na-achieve at hindi nangyayari sa buhay natin because we were frightened by it. Maraming potential ang hindi natin nasusubukan, napapasok, nagagawa because of our fears. Meron pong isang kwento tungkol sa isang espiya na nahuli sa Persian at yung Persian general or sa Persia rather at yung Persian general ay kailangan siyang hatulan ng kamatayan. But before the sentence of death, the Persian general gave the spy a choices. Pinamili siya at ang choices ay ito. You either want to be killed on firing squad or you will choose a black door. No, dalawang choices, black door or being killed by a firing squad. Yung pong mga nahuhuling spies o mga prisoners sa Persia, most of the time, ang kanilang pinipili ay ang patayin sila by firing squad. May nagtanong po minsan sa general at ang sabi, bakit po most of the time yung mga nahuhuli nating mga kaaway, mga kalaban, mas pinipili nilang mamatay sa firing squad sa halip na piliin yung black door? Ano po ba ang meron behind black door? So the general replied at ang sabi ng general, "I've known only a few brave men enough to take the black door. And what is behind that black door is freedom. And only few brave enough to take it." Mga kapatid, maraming takot sa mga unknown.
Maraming mga takot sa walang katiyakan. Maraming takot sa mangyayari bukas, mamaya, sa susunod na araw. Yung mga uncertainties ng buhay, those are something that we are being afraid to look at or even tried. Marami pong mga bagay na hindi natin sigurado. And ang tanong ko po ngayon sa bawat isa sa atin, how brave do you feel this day? Mahigit na pong 2 buwan ang epekto ng COVID. Mahigit na pong 2 buwan ang mga bagay na nagpapahirap sa buong mundo. Sarado ang mga bagay na dating bukas, yung mga kumpanyang pinapasukan na dati po ay normal na tumatakbo, ngayon po'y mga sarado. Marami pong nag-message sa akin nang hihingi ng prayers, lalo na po sa airline industries na nangangamba dahil sa mass layoffs na pwedeng mangyari. Marami po ang nagre-reklamo. Siguro po, napanood nyo yung isang Filipina sa Vancouver na nagre-reklamo dahil sa problema ng kanilang trabaho na kung saan maging yung support ng government na $2,000 is not enough. So nakita nyo po na punong-puno ng takot ang mga tao sa panahon ngayon. At marami po, kung hindi man kayo kabilang sa mga natatakot, baka yung mga kasama ninyo sa bahay o inyong mga kaibigan ay puno nito. We all have certain phobias. We all have certain fears. And ito po yung gusto ko pong talakayin sa inyo ngayong umaga. At gusto ko pong gamitin ang ehemplo, ang example po ng bansang Israel nang sila po ay samahan ng Diyos sa kanila pong paglalakbay. Gusto ko pong talakayin ang kanilang buhay para ipakita kung ano ang epekto ng kasalanan at ang epekto ng takot at kung paanong ang takot ay maaari din nating mapagtagumpayan. Alam ko po na hindi madali ito. Madaming uncertainties, maraming walang katiyakan. Hindi natin tiyak kung ano ang mangyayari. Ang Manitoba government nagbigay po ng announcement na ngayon ay pwede na magtipon-tipon indoor ang 25 people. Pwede na rin po ang 50 people outside. At dahil po sa announcement na ito, hindi ko alam kung anong mga pananaw ng iba. Hindi ko po alam kung anong mga desire ng iba. As much as we want to keep everyone inside their houses, pero ang sabi ng government, pwede na. Dahil recently, sa ilang araw po, wala nang COVID infected sa Manitoba. Pero ang nakakatakot po nito, kapag dahil sa kasabikan, ang mga tao biglang maglabasan, biglang magtipon-tipon, at maging reckless sa mga desisyon tungkol sa bagay na ito. But then again, am I just being frightened by it? Or we need to exercise our faith? I don't know. Pero ang punto ko po rito mga kapatid, may mga bagay po sa buhay natin na kailangan po nating tingnan in the perspective of faith at tayo po'y magtagumpay sa ating mga kinatatakutan. So let me try to help you through the Word of God to turn those fear into faith this morning. Subukan po natin. Maghanap tayo ng lakas sa banal na kasulatan na yung mga bagay na kinatatakutan natin ay ating mapagtagumpayan. To begin with, it will be helpful for us to understand that fear is a formula for failure. Mga kapatid, before I do explain everything to you, I want us to look at an example of people that should have been living by faith. But instead, they gave up into fear. And I'm talking about the Israelites. The book of Exodus na ating binasa tells us about the Israel people leaving the bondage of Egypt for 400 years. 400 taon silang pinahirapan ng bansang Ehipto, ginawa silang alipin sa halip na sila'y mga bisita sa Ehipto because of Joseph. You know the story of Joseph the dreamer who became
governor of Egypt during the time of the Great Famine. Sila po'y mga panauhin sa Ehipto, pero sila po'y dumami, naging malaki yung kanilang lahi, at pinaniwala sila na sila'y mga alipin doon. You would think that they will be filled with faith after God, through Moses, showed them miracles, signs, and wonders. Instead of believing God, by God showing them 10 plagues. Can you imagine? 10 iba't ibang palatandaan. 10 salot na ibinigay ng Diyos sa Egypt. Instead of them being filled with faith, they become crippled by fear. I think you will remember sa mga pelikulang napanood natin, mga bata pa po tayo, meron na pong kwento tungkol sa 10 commandments at nakita po natin papaano silang pinalabas ng Diyos sa Egypt at sila po ay pinatawid ng Diyos sa Red Sea. I think you will remember that. At kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, maaring hindi lang po isa, dalawa o tatlong beses ninyong nabasa ang kwentong ito. Pero sa kasaysayan ng Israel, ano po ba ang naging epekto ng kasalanan? Ano ang naging epekto ng takot? Alam niyo po mga kapatid, ang unang punto na gusto kong pagtuunan, fear is a formula for failure. Why? It makes us skeptical. Ano pong ibig sabihin nun? Ang bansang Israel, sa Exodus chapter 14 verse 11, ano po ang sabi diyan? Then they turned against Moses and complained, "Why do you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough grapes in Egypt?" Ito po ang unang-unang epekto ng takot. Kapag tayo po ay natakot, we become skeptics. When we are afraid, we begin to doubt. We doubt ourselves, without God, without other people, and we become skeptical. Ganito po ang nangyayari ngayon. Balikan natin yung babae pong Filipina na OFW na nandun po sa Vancouver na on live television was interviewed at nagrereklamo po siya sa gobyerno. Pinagrereklamuhan niya ang kalagayan ng Canada because of the COVID pandemic. Alam niyo po, gusto kong sabihin, pagdating sa response to pandemic and the response of Canada when it comes to economy, palagay ko po, isa na ang Canada sa pinakamagandang tumugon. Sa Pilipinas, ngayon po mga kapatid, hindi malaman ng ating mga kababayang Pilipino saan sila kukuha ng kakainin. Kung anong ayuda ang kanilang maaasahan on a day-to-day basis. Pero ang Canada, mga kapatid, na layoff ka sa trabaho, automatic. I-apply mo lang after 2-3 days, may $2,000 ka na on a monthly basis. At yung pong bagay na yun ay napakaganda. Pero para sa iba, ito po ay hindi sapat. Lungkot na lungkot po ako nung narinig ko at nakita ko sa YouTube ang babaeng ito na sinasabi na $2,000 for me is not enough. Ang renta ko pa lang, $1,500. Doon po nagtaas ang kilay ko eh. Kasi $1,500 for a rent na ikaw lang mag-isa. Bay, pambihira nga naman. Ang mahal naman sa Vancouver, pero hindi po ganun. Sobra po lang yung pagreklamo ng babaeng ito. At mga kapatid, kahit narinig niya ito, ang malungkot nito, hindi lang po siya ang ganito. Marami pong tao, kapag natatakot, kapag uncertain sa kanyang kalagayan, hindi alam kung makakabalik pa siya sa trabaho, napupuno na tayo ng takot, we pass the blame to other people. At wala pong pinakamagandang sisihin sa nangyayaring pandemic na ito, kundi ang gobyerno. Sa Pilipinas, lahat isinisi sa gobyerno. Lahat ng pwedeng ibato sa gobyerno. At ganito po ang nangyari sa bansang Israel. Wala silang masisi, they pass the blame to Moses. Ano po ang sabi nila? Why did you bring us here? Did you bring us here to die? Did dadalhin mo lang pala kami sa kamatayan? Di sana sa Egypt na lang. May libingan din naman sa Egypt. And we doubt, no? They doubted God
and even the people of God. Mga kapatid, studies shown that cynics at the root have basically a problem of fear. Yung mga taong mahilig manisi, yung mga taong mahilig magduda, mag-alinlangan, maging cynical, ay basically ay may problema sa fear. We often ridicule what we were afraid of. That's a reality. So fear is a formula for failure because it makes us skeptical. Pangalawa, fear is a formula for failure because it makes us selfish. When I am afraid, the only thing I can think of is myself. Yung taong natatakot, wala nang iniisip kundi ang kanyang sarili, ang kanyang kaligtasan. Hindi po ba napapansin ninyo, sa mga panahon na natatakot ang tao, ang una niyang iniiwas ang kanyang sarili? Tumatakbo, umiiwas, nagtatago because of fear. At alam niyo po mga kapatid, sa bangka na kinasasakyan ng mga apostol, nakasama nila ang Panginoong Hesukristo, nang bumagyo, sila'y mga natakot at anong sabi nila? Ginising nila ang Panginoon at sinabing, hindi ka ba nag-aalala na mamamatay na tayo dito? Because of that, they think only of their own salvation. Po? When I am afraid and I am only concerned about my safety, the only thing I can think of is myself. I don't think about you. I don't think about God. I don't think about anybody else. I'm just focusing on me and my salvation. Ano pong sabi ng mga Israelites kay Moses? Exodus 14:11. Then they turned against Moses and complained, "Why do you bring us out here to die in the wilderness? Weren't there enough grapes in Egypt?" Tingnan niyo po yung underline word, "Why did you make us live?" Ang tanong, sila lang ba ang umalis? Hindi ba nila kasama si Moses? Di ba lahat-lahat naman sila? Pero sa pagkakataong ito, look at the word. Why did you make us? Circle the word us. Ito po mga kapatid, ang problema kapag natatakot. Nagiging selfish po tayo. What are they saying? Look at what you have done to us. When we are afraid, we accuse others. We excuse ourselves. We pass the buck. We blame other people. And we run from responsibility. Para bang hindi nila desisyon ang sumama kay Moses? Para bang hindi nila desisyon ang magbalot at mag-empake ng kanilang kagamitan at tumakas sa Egypt? Para bang pinilit lang sila sa mga pagpapasya na kanila mismo ang ginawa? Ganito po ang nangyayari sa buhay ng bawat sa atin. Opo, kung ang pandemic na ito, dahil wala naman tayong control, ay dinala tayo sa lugar na ito, hindi kaya pinakamagandang pagkakataon ito para pagbulay-bulayan natin kung ano ang plano at kung anong iniisip ng Diyos sa halip na maging makasarili at hanapin natin kung sino ang ating sisisihin. But that is what fear is all about. It makes us selfish. Pangatlong bagay, fear is a formula for failure because fear makes us stubborn. We resist change. When we are afraid, we don't want to change anything. In verses 12, they said to Moses, "Didn't we tell you to leave us alone while we were still in Egypt?" Meron naman pala silang sinabi kay Moses. In fact, may struggle naman pala doon. At ang sabi nila kay Moses, "Moses, ayaw namin yan. Sanay na kami, 400 years na namin ginagawa ito. Okay na kami na ang trabaho, ang mga gawain na iniuutos ng mga Egyptians ay aming gawin. Payag na kami rito." At alam niyo po mga kapatid, minsan maraming mga tao ang nasadlak na lang sa ganung kalagayan dahil sa takot nila sa pagbabago. And again, maraming tao ang hindi naabot ang kanilang potential because of fear. Tumigas na yung kanilang mga ulo.
Ayaw na nilang baguhin yung nakasanayan. They want to maintain the status quo. At dito po sa kasaysayan ng mga Israelites, they were saying to Moses, "Moses, we are used to this. Don't rock the boat. Do not upset the status quo. We've always done it this way before. So might as well don't touch it. Okay na kami dito." At marami pong mga tao, because of fear, ay ganito ang kanilang mga paninindigan sa buhay. Sa kalagayan ng simbahan, alam niyo po, minsan napakahirap mag-introduce ng changes because of the fear to change. Pero mga kapatid, maaaring meron pa tayong ibang potential. Maaaring meron pang planong maganda ang Diyos sa buhay mo. But you decided not to change because you are afraid. So, ganito po ang nangyari sa kalagayan ng mga Israelites. Sinabi nila kay Moses, no? "Didn't we tell you to leave us alone? Leave us alone." Alam niyo po, God is ready to set them free from 400 years of slavery. Pero ang sagot ng Israelites, "Leave us alone." And the word "leave us alone" only means one thing. Alam namin ginagawa namin, huwag mo kaming pakialaman. Ganun lang yon. At alam niyo po mga kapatid, ito po ang nagagawa ng takot. Susunod po, pang-apat, fear is a formula for failure because it makes us short-sighted. When the Israelites were confronted with the Red Sea, nung nakatakas na po sila sa Egypt, nandun na po ngayon sila sa Red Sea. Ano pong nangyari? Because of the Red Sea, they wanted to return. They wanted to retreat. They wanted to go back. Ano pong sabi nila? Exodus chapter 14 verse 12. "Our Egyptian slavery was far better. It is better than dying here in the wilderness." Bigla po nilang ikinumpara ang dating buhay. Bigla po nilang binalikan ang good old days ng Egypt. Mga kapatid, ano ba ang meron sa Egypt? Sa kanila na rin po nang galing. Ang meron sa Egypt ay slavery. But that slavery was far better. Wow. Ganito po ang nagagawa ng takot eh. Kapag takot tayo, payag na po tayong lumagay kahit na sa pinakamababang uri ng kalagayan. Huwag lang tayong mamatay. Amen? It makes us short-sighted. They had so little faith that God would come through and come to them for help. At ganito po ang nangyari. Many people today are living in the same exact way. They would rather live in the bondage of their own sin. They would rather live in their own rebellion and guilt than be set free by risking it all for the Lord Jesus Christ. Our Egyptian slavery is far more better than this. Actually, I don't think that they really prefer living in bondage, and nobody would like to. And nobody wants to. They are just so afraid to let go and let God that they really don't know what else to do. Kapag ang tao hindi na alam kung anong gagawin, ang sabi nga, kumakapit sa patalim. At kumakapit sa patalim, ibig sabihin, they have a short-sighted view of the future. Bahala na. At ito po yung nakakatakot, yung ang tao dahil sa pandemic na ito, dahil sa problema ang kinakaharap natin, ay ganito na ang kanilang pananaw. And I don't know, perhaps some of you have been living in fear for so long that you really don't know what it means to live by faith. Dahil sa sobrang takot natin, natatakot na tayong humakbang sa pananampalataya. Ngayon po mga kapatid,
let us answer the question na ating gusto, let us answer the question na gusto kong ibigay. How can I replace fear with faith? Sige po, nailatag na natin ang foundation. Na ang takot is really a way for us to fail. Na ang takot ay nagbibigay sa atin ng surefire formula for failure. Now, how can I replace fear with faith? How do you take risk in faith rather than caving into fear? Whether we're talking about the first step of faith, becoming a Christian, or perhaps you are already a believer ready to step out in another area of faith, we all need to learn how to move on to the next level. Lima po ang punto na gusto kong ibigay at isagot sa tanong na ito. Limang points po. Five principles that God teaches us in His Word. Number one, to replace fear with faith, get the facts. Seek for information. If you're going to make a risk or take a risk, God wants to get the facts. Anything that requires faith is going to have some element of risk in it. But God says, there's a right way and there's a wrong way. Yung pong ibang mga tao, okay na yan. Wala na ikang nahahawa. Let's go back to the sanctuary and let us worship the Lord together. Magsama-sama na uli tayo. Yung iba hindi na nagpe-face mask. Yung iba hindi na nagsasanitize. At sinasabi nila, that is faith. Pero mga kapatid, did you seek the information? Did you get the facts? God doesn't want you taking foolish risk. And that is not faith. Foolish risk is not faith. Ang sabi ng Diyos, first get the facts. Find out all the facts that you can get. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 23, verse 23. Sabi po dyan, every prudent man acts out of knowledge, but a fool exposes his folly. Proverbs 13, 16. Proverbs 23, ano po sabi? Get the facts at any price and hold on tightly to all the good sense you can get. Dito po, ang gustong mangyari ng Panginoon, huwag tayong magpadalos-dalos. Ano po? Ang nais ng Diyos ay hanapin muna natin ang mga tamang informasyon. Magsuri muna tayo. Mag-brainstorming muna tayo. Kung babalik na nga ba tayo sa community na sama-sama, pag-isipan po nating mabuti. Let us gather information and get the facts. Kasi po, pagdating ng araw, itutulak tayo niyan sa pagsisisihan. Amen? Meron pong second wave na tinatawag at yung pong ibang mga bansa, because of the enthusiasm to go back to the normality of life, ano pong nangyari? Ngayon po, balik sila sa quarantine. Balik sila sa lockdown. And we don't want that to happen sa atin pong lugar kung saan tayo naroroon. So, when you're going to make a major decision that involves a risk in your life, talk to people who've already done it. Yung mga nangyayari po sa mga bansa ay ehemplo. Ang nangyari sa bansang Israel ay ehemplo. Ang karanasan ng iba ay pwedeng ehemplo na ipinapakita sa atin upang tayo'y maging maingat. Get the facts at any price. Sa atin po sa paglago bilang mananampalataya, I want you to dwell on the Word of God. Read the book. Attend seminars. Listen to the podcast or watch preaching about making wise decisions. Find out who's already been there and get the facts at any price. And once you've got the facts, you have to go to the next step. And the next step is evaluation. Count the cost. This is very elementary. Gather the information.
Then second, evaluation. Find out why you've been doing that or why you are doing what you're doing and what the risk that is involved in it. That is counting the cost. You find out what the costs are, what is going to cost in time, what is going to cost in money, what is going to cost in reputations and emotional energy. Bilang leader, hindi ko po alam kung naiisip po ito ng ibang pastor. Hindi ko po alam kung naiisip ito ng ibang leaders ng church. Napakadaling sabihin, let's go back to the usual worship environment that we have before. Pero bilang pastor, I need to take responsibility. I need to take responsibility for my people, for the church. Kasi pwede pong ikapahamak nila ang aking pagpapasya. Kaya we need to count the cost. Once Jesus was talking to a crowd and he was telling them that if they were going to become one of his followers, they needed to count the cost before they took the step of faith. Nung tumawag po siya ng mga alagad, ano sabi niya sa mga alagad na tinatawag niya? Alalahanin ninyo, no, mabuti pa ang asong gubat, meron siyang lungga. Pero ang anak ng tao, wala man lang mahigaan ang kanyang ulo. That is counting the cost. Ano po ang sabi ng Panginoon? Pag-isipan niyo muna. Baka sumusunod kayo sa akin because of popularity, because of fame. I would like to tell you, yung mga foxes may den, but the Son of Man, kahit pilo, wala. At binanggit din po sa Luke chapter 14 verse 28, ano po sabi ron? Suppose one of you wants to build a tower, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? Or suppose a king is about to go to war against another king, will he not first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the coming against him with 20,000? That is counting the cost. That is evaluation. He says, if you're going to build a building, you better go out and plan. Put a budget first and evaluate the cost. Minsan po mga kapatid, kaya po tayo natatakot, hindi po tayo nag-iisip, hindi po tayo nagpaplano, hindi po tayo naghahanap ng information, hindi po tayo nag-evaluate. Ngayon po, maraming mga simbahan nang kakabakaba na. Kasi magtatatlong buwan na pong walang offering ang churches. Magtatatlong buwan na walang income ang mga simbahan. Lalo po ang Winnipeg Unida, wala po kaming interact. Wala po kaming direct deposit. Wala pong ways para kolektahin ang offering ng mga members. We just believe by faith that our members will be faithful and the generosity in their hearts will remain the same. Pero marami pong simbahan ngayon. Nako. Lalo na si pastor, kabadong-kabado na. Dahil nung huli niya nasilip yung pondo ng simbahan, ay hindi na enough at wala na siyang susweldohin. Pero mga kapatid, kung ang simbahan ay nakapagplano, nakapaghanda, wala po tayong dapat ikatakot. Ganito rin po sa buhay. Sa mga plano, sa mga gagawin natin, importante na we count the cost. Mga kapatid, it is not lack of faith to evaluate. It is an encouragement of faith. Uulitin ko, it is not lack of faith to evaluate. It is an encouragement to faith. Ano po ang sabi ng Proverbs 20:25? No? Ano po ang sabi dyan? It is foolish and rash to make a promise before counting the cost. And this is for the Lord. Ano po sabi? It is foolish and rash to make a promise to the Lord before counting the cost. Every decision has a price tag and you'd better know what the price before you take the risk. Amen? Kaso ang mga Israelita, they just act and react
on the circumstances. They don't act because of faith. Marami po doon sa mga lumabas ng Egypt, ang nainganyo lamang po dahil palabas na eh. Mga bandwagoners. Po, alam niyo po yung mga bandwagoners, kung anong uso, yun po. Yung pong, alam niyo sa Pilipinas, usong-uso yun eh. Kung anong sikat na pag-usapan. Nagiging political analyst tayo kapag politika pinag-usapan. Nagiging mga doktor, mga scientist tayo kapag ang pinag-usapan ay mga diseases o mga karamdaman. Napakahilig po nating mga Pilipinong umayon sa agos. Noong nakaraang linggo, yung ABS-CBN closure, lahat ng mga tao may kanya-kanyang opinion. Hindi po ba? At marami po sa bansa mga taong lumabas ng Israel, ganun. They just bandwagoners. They acted on instinct. They acted on the they just go with the flow. Pero nung meron ng mga difficulties, meron ng mga problema, because they didn't count the cost, ano pong gusto nila, ano pong kanilang ginawa? They want to go back again to Egypt. Tandaan po ninyo mga kapatid, every decision has a price tag. And you'd better know what the price is before you risk or before you take the risk. Pangatlo, how can I replace fear with faith? Susunod po roon ay plan your steps. Hindi enough ang gathering of information, hindi enough ang evaluation. You need to be prepared. Plan your steps. Proverbs chapter 14 verse 15, ano po ang sabi? The prudent carefully consider their steps. The prudent person of faith thinks about where they are going. And this person understand that you don't go charging into battle without a plan. Now you might be wondering what this has to do with faith. What this has to do with taking risk? Ano po ang sabi ng Proverbs 16:9? Ang sabi po dyan, we should make plans counting on God to direct us. Notice there are two parts on this verse. Our part, meaning the man's part, and the part of God. We should make our plans. That's our part. But counting on God to direct us, that is God's part. And they both go together. Amen? Sabi po ng Biblia, nasa tao ang pagpaplano, pero ang pagpapatupad nito ay sa Diyos. Hindi po sinasabing huwag ka nang magplano dahil ipapatupad naman ito ng Diyos. Amen? Planning is necessary. And that can get rid of our fear of the future. Because you have a plan. Amen? We should make our plan, that is our part. Counting on God to direct us, that is God's part. And they both go together. As you plan, you pray. And as you plan and as you pray, God will give you the direction. I'm saying that prayer and preparation go together. When you prepare with prayer or without prayer, you're going to have problems. When you have prayer without preparing, you're going to have problems. One without the other is insufficient. You need planning and prayer together. Your plan and God's direction. It must be together. The Bible says to plan out your life, to think where you're going, to be intelligent in the direction of your life, you need to have a plan. Well, hindi ko po alam kung anong mga balak ninyo sa future. Hindi ko po alam kung anong binabalak nyo ngayon. Pero kung meron man kayong iniisip, sana po ang mga planong ito ay magtutulak sa inyo para sa lalong malaking pananampalataya, dahil ito lamang po ang mag-aalis ng takot natin sa kinabukasan. Amen? So, ano po ang pang-apat? Pang-apat, how can I replace fear with faith?
we need to announce our goal, and that is a declaration. You need to tell the world about your intention. You need to make a public statement, announce where you're going. Alam niyo po, ang problema sa bansang Israel, umagos lang sila. Nakibandwagoner lang sila. Hindi nila i-declare sa Egypt na from now on, we are free and we will not go back again in this place. Nung umalis po ako sa Pilipinas, more than 8 years ago, at narinig ko mula sa mga kapatiran at sa mga pastor doon, na ang sabi nila, kaya ka dadali ng Diyos sa Canada dahil gagamitin ka ng Diyos sa Canada for His church. Tinanggap ko po ito bilang salita ng Diyos. Ang payo ng mga obispo at ng mga leaders ng church sa Philippines, pagdating mo ron, lakasan mo ang iyong loob. Labanan mo ang takot, ang homesick, at ang kalungkutan. Pagdating ko po sa airport para lumipad papuntang Canada, nagpaalam po ako, inakap ko ang aking asawa, ang aking mga anak. At sa airport po ng Pilipinas, idineclare ko na aalis ako, na ang layunin ay paglilingkuran ng Diyos at gagawin ang kanyang mandato na pagdating ko sa Canada ay magsisimula ang paglago ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa dako ng Canada. And I declare that to myself. I declare that to the Philippines. And I ask the Lord, that is the plan. I want you to lead me, fulfill this plan. Why should I make an announcement? Why can't I just go out there and take the risk and not to tell anybody about it? And then if I fall, it doesn't look bad. Yung pong iba kasi, nagbibilang na ng itlog. Wala pa, nagbibilang na ng sisiw, hindi pa napipisa ang itlog. Pero alam niyo po mga kapatid, I am determined, I know my goal, and I know my God. And because of that, I acted on faith. Goals are statement of faith. They are saying, I believe God wants to do this in my life by such and such date. Hindi ko naman po nilagyan ng date. Hindi ko po sinabi na after 2 years, magiging 2, 3 na simbahan namin dito. Hindi ko po sinabi na after 4 years, we have 4 churches here in Canada. Hindi ko po sinabi na after 6 years, we have 6 churches here in Canada. Hindi ko po sinabi ganun kasi hindi ko naman tiyak. But what I have in mind and in my heart is a seed of faith that God wants me to venture, wants me to take risk and conquer my fear. Dapat po 1998, nandito na po ako sa Canada eh. Pero puno po ako ng takot noon. Tinalo ako ng aking takot at nagdesisyon akong hindi pumunta. Kasi po, iba po ang intention ko noon. My intention during that time is for my family, for the well-being of my family. I want my family to experience a beautiful life that this place can offer. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng Canadian citizenship? Kung pumunta kami ng 1998, dapat ang tagal na namin. Baka yung bahay namin, bayad na. Pero mga kapatid, hindi po yun plano ng Diyos. Plano ko lang yun. Pero when I announce, bago po ako umalis, tumayo po ako sa asamblea sa Pilipinas, sa harapan ng maraming mga tao at mga kapatiran kasama ang mga pastor, napupunta ako sa Canada. Kasi sinimulan na ng Diyos ang pagtatayo ng unang simbahan ng Unida sa labas ng Pilipinas.
At mga kapatid, tinupad po ng Diyos ang declaration na yon. I am just an instrument of God's plan. James chapter 4 verse 15, ano po ang sabi? What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or do that. Otherwise, you will be boasting about your own plans, and all such boasting is evil. Nung umalis po ako sa Pilipinas, hindi ko po sinabing ganito ang gagawin ko doon. Ganito ang aking plano doon. Ganito ang mangyayari after 6 years, 7 years, 8 years. Hindi ko po yun sinabi. What I declare in my heart is God is with me and God is going to fulfill all of our dreams for our church. That's how to make the goal statement. If the Lord's willing, we'll do this or we'll do that. Kaya hindi niyo po ba napapansin, maging sa pananalangin ko, hindi po ako nananalangin ng declaration na, in Jesus' name, I declare this. In Jesus' name, I claim that. Hindi po ako ganun. I don't have the power to do that. What I am always asking the Lord is, Lord, if it is your will, may it happen. Amen? In the first place, it builds your faith when you announce it publicly. Say your prayers. As a church, we have publicly stated na tayo po'y magpapatuloy. We were publicly stated that we someday will buy a church building for Winnipeg, Unida. That is part of the plans. Nag-iipon tayo ng pera, pero darating yung panahon, ang Diyos ang magbibigay nun sa atin. Huwag lang nating tanggalin sa ating mga puso ang desire. And let us keep on announcing our goal na someday, Winnipeg Unida will have its own place of worship. Amen? Because one thing, if we are declaring, we gather support and it attracts support from the people. Yan. So, panghuli, or rather, yeah, panglima, how can I replace fear with faith? We need to take action. Initiation ang tawag doon. Marami pong tao nag-gather ng information, meron po silang ginawang evaluation, meron po silang ginawang preparation and planning, meron pong declaration of goal, pero hindi naman po humakbang para magsimula. You've got to let go and launch out if you're going to be a person of faith. You've heard the saying, turtles only make progress when they stick their necks out. Well, it's true about human being too. Have you ever watched a circus trapeze artist? The trapeze artist is 100 feet high in the air. They swing out on one bar and the other one's coming out and the other for them to grab. Kabilaan po yun. Pareho po silang bibitaw sa kanilang mga lubid para saluhin yung lubid nung isa. Pag meron pong naging undecided at hindi bumitaw doon sa kanyang kinakapitang lubid, sigurado po yung bibitaw patay. Kasi kailangan silang magpalitan ng lubid. Yun po yung ginagawa ng mga flying trapeze. Ano po? Ganito po sa buhay natin. We need to sometime let go of something in order to launch out to another. It is pretty scary, but it's a good mental image of what it means to live by faith. God wants to work in your life, but you have to let go of the past before you can grab on to the future. You've got to let go of security in order to grab opportunity. And this is very important.
Because the most difficult part of taking the risk is the letting go of the old. Ang bansang Israel, naging napakahirap sa kanila. Yung 400 years ng pagkaalipin ay napalitan ng katakot-takot na hirap sa wilderness. 40 long years. At yung ikot po nila ng 40 long years na yon ay parusa dahil sa kanilang mga katigasan ng ulo. Mga kapatid, very important po ang bagay na ito. Because the most difficult part of taking the risk is the letting go of the old. We want to hold on to the old job until the new job is secure. We want to make sure that everything is set up in our new home before we move out of the old home. It's the letting go of independence, of being single in order to grab on to the intimate confines of being married. What I am talking about, ano pong gusto kong sabihin? I'm talking about throwing away the crutches that you've been using. You've got to let go and launch out. And that is difficult. Launching is difficult. In most decisions, there is a point of no return where you have to face your fear. And that is where the children of Israel were at. They are at the Red Sea. God had backed them into a corner. There were mountains on either side. There's an ocean in front of them, and the Egyptian and Pharaoh were hot in pursuit, waiting to slaughter them all. They have an important opportunity to either believe, to have faith, but instead, they responded in fear. And they become skeptical, stubborn, short-sighted. And when all this happened, they said, "Moses, we should have just stayed in Egypt. Why don't we go back to Egypt, the good old days?" Tandaan po natin, mga kapatid, fear always does that. It causes you to retreat, to return, to go back. And they are preferring slavery to uncertainty. They say, "We know it was bad, but at least we knew what was happening there and we don't know what's going to happen here. So let's just go back. The good old days." Psalms 58 or 56 verse 3. "When I am afraid, I will trust in you, in God whose word I praise. In God I trust, I will not be afraid." Exodus 14:15. "Then the Lord said to Moses, 'Quit praying and get the people moving forward. March.'" Notice the psalmist admits that he is afraid, but when he puts his trust in God, the fears subside. Courage is not the absence of fear. Courage is moving ahead in spite of fear. Mga kapatid, maraming takot ang kinabukasan, maraming uncertainties, pero tandaan po ninyo, ang tapang ay hindi ang pagkawala ng takot. Ang tapang ay ang paghakbang, ang pagpapatuloy sa kabila ng takot. And I pray, with this in mind, we will all succeed and we will all pursue kung hindi po tayo titigil sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, and I am praying na ang mensaheng ito ay nakapagpalakas ng inyong kalooban at humahamon sa atin upang mapagtagumpayan ang ating mga kinatatakutan. Magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. God bless. Mga kapatid, maaari po bang tumayo tayong lahat? At sabay-sabay po nating awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host.
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na nasa ibabaw ng ating mga isipan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, aliw, pagsama ng banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat ngayon at magpakailan-kailanpaman. Amen. 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 Magandang-magandang araw po at maraming-maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa atin pong pananambahan kahit po sa ganitong format lamang natin ginagawa. Naniniwala po ako na we will be doing this in another few more weeks at hanggat hindi po dinedeklara ng Manitoba government na pwede na po talaga tayo magsama-sama. Again, ang pinapayagan lang po ngayon ay 25 below. So, hindi pa po tayo abot doon sa numerong yon at maghintay-hintay pa po tayo. Pinapakiusapan ko po na hindi palibasa, meron na pong numerong ibinigay ay makikipag-unahan tayo para mapabilang dun sa numerong yon. Mga kapatid, huwag din po sana kayong mapabilang sa numero ng mai-infect ng COVID. So, let us use our good judgment sa mga bagay na ating ginagawa. At ang pakiusap ko po, konting tiis pa. Again, I believe that the Winnipeg Unida members are generous enough and they are willing to support the ministry as much as they can. Kaya po yung ating mga kaloob, ipunin lang po natin. Malapit na po tayong magsama-sama mga kapatid at lahat po ng mga inipon natin na atin pong kaloob para sa Panginoon on a weekly basis, sabay-sabay po natin yan dadalhin sa atin pong pagsamba para ialay bilang pasasalamat sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa panahong ito ng pandemic. Pagpalain po kayo, magsalo-salo po kayo sa pananghalian bilang isang masayang pamilya at patuloy po nating parangalan ng Diyos at lagi po nating itaas ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Magandang araw po sa inyo and God bless.